Salvapong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa unang Biyernes ng buwan ng Hunyo, pinaaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na ang isang pananampalatayang lubos at buo ang siya lamang magbibigay sa atin ng tanglaw at ng gabay sa ating mga buhay. Sapagkat binibigyan tayo ng paraan upang makita ang ating mga buhay sa kung paano tayo tinitignan at minamahal ng ating Diyos. Mga kapatid, dinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking nagtanyag noon ng kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi nagtatandaan ninuman. At lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo. Ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila.
ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kapwa-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari. Ikaw ay Sion matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang ngalan. Alpa at Tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbaba ay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tignan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania. Kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga malala, mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa."
ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo nagpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan ng Hunyo. Mga ngalahati na po tayo sa taong 2023. No? At bilang Biyernes, araw po ito ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan. Araw ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman dahil sa kabutihan ng ating poon, kilalanin po natin siya, palakpakan po natin siya. May pananampalataya ba tayong mabunga? Ito pong ating mabuting balita ngayon ay parang napakaraming nangyayari, no? Nakita natin si Jesus ay tumungo o patungo sa templo sa Jerusalem, no? At sa kanyang gutom, nais niyang kumuha ng bunga sa isang puno ng igos, no? Hindi man natin alam at hindi familiar sa atin ang igos ay isa itong halamang namumunga at yung prutas niya nakakain, no? Pero hindi, dahil hindi nakakita ng makakain ng ating puon, kawawang igos, no? Para ba siyang sinumpa, no? Tapos, pumunta siya sa templo, nangaral, pinalayas ang mga nagwawalang bahala sa kabanalan ng templo bilang isang bahay dalanginan. At sa ginawa niyang iyon, nakita nating nagpaplano na ang mga punong saserdote kung paano ipapapatay ang ating mahal na puon. No? So nangyayari ito bago sa kanyang o bago mangyari ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At paglabas naman niya, dumating naman yung tungkol sa, o nadaanan niya muli yung puno ng igos na namatay na. No? At ang lahat ng ito, kung makikita natin, ay isang malaking pangaral tungkol sa isang bagay na kahit hanggang ngayon ay nararapat lamang nating alalahanin. Ano ba ang tunay na pananampalataya? At sa ating mabuting balita, binibigyan tayo ng ilang mga paalala. Unang-una na roon ay ang pananampalataya ay nararapat lamang na nakatuon sa ating poong Jesus Nazareno. Eh, Father, kaya nga lahat tayo nandito eh. Tayo nandito, may mga panalangin tayo.
nandyan yung ating puon, nandito tayo sa simbahan, ano ho ba ang pinagsasasabi ninyo, Father? No? Totoo. Dito natin pinapakita ang ating pananampalataya. Pero nagtitiwala ba talaga tayo? No? Kung tutuusin, nakita po natin sa mabuting balita ang kakayahan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kapag sinabi niyang hindi na yan mamumunga, kawawang puno, hindi nga talaga namunga. At nung sinabi niya ang katotohanan tungkol sa templo bilang bahay dalanginan at hindi lugar para pagkakitaan, sinasabi niya ang totoo. Pero kapag itong mga bagay na ito ba, naririnig natin, napagninilayan natin, nagiging daan ba ito para pagkatiwalaan ang ating Panginoon? Pumupunta tayo sa simbahan, pero minsan, mas nauuna pa yung gusto nating mangyari sa ating mga sarili. Sa isang banda, totoo na kailangang maging tapat tayo. No? Gusto nating gumaling sa kung anumang pagkakasakit. Gusto nating pumasa sa mga exam. Gusto nating matanggap yung mga nararapat nating tanggapin. At matagal na nating pinagdarasal. May mga pangarap din tayong gustong makamit. Pero sa huli-huli po ba, pag pinagdasal natin yung mga yan, meron ba tayong tiwala na pagkatapos nating gawin ang lahat ng ating makakaya, may tunay na tiwala ba tayo sa Diyos na ang masusunod ay ang Kanyang kalooban at nakikita niya ang ating mga pangangailangan? Na kung umabot man sa punto na hindi nasagot yung mga dasal natin, o umabot man sa punto na iba yung hiningi natin, pero ito yung binigay ng Diyos, may pag-uunawa po ba tayo at may kagalakan na tanggapin kung anuman iyon? Dahil alam nating ang Diyos naman ang nakakaalam sa tunay na pangangailangan natin. Isa po itong paalala na ang ating pananampalataya ay may nararapat ding pagtitiwala. Kaya siguro, hindi naman natin masisisi yung sarili natin kung minsan sasama yung loob natin sa Diyos. Lord, bakit naman ganito? Tagal-tagal na nating pinagdarasal to. Hindi pa rin yan yung binibigay sa akin. Tagal-tagal na ako na nagtitiwala sa iyo, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa ating buhay. Pero kung pagninilayan natin, hindi kaya't may nakahandang higit pa sa ating mga inaasahan. At ang ating mga puso't isipan ay binibigyan ng kalinawan at kalawakan para maunawaan ang mga nangyayari sa atin, ang mga biyaya na nangyayari sa atin. Tiwala ang hinihingi ng Diyos. At kasabay ng tiwalang ito, katulad ng tawag dun sa punong igos, kailangan din ng pagiging mabunga. Dahil walang silbi ang mga pananampalataya kung hindi tayo binabago ng ating mga pinagdarasal. Walang silbi ang pagpunta sa simbahan at pagtanggap ng komunyon kung hindi tayo natutulad sa kabutihan at pagmamalasakit ng Diyos. Walang silbi ang pananampalataya kung sa hulit-huli pagkamakasarili pa rin ang umiiral sa ating kamalayan. Kaya kasabay po ng tiwala, hayaan naman nating baguhin din tayo ng Diyos. Sa ating pagpunta sa simbahan, sa ating pagsisilbi sa simbahan, sana naman po lumalabas tayo bilang mas tao pa, mas mabuti, mas makatarungan, mas magpakumbaba. Dahil naniniwala po tayong ang tunay na pananampalataya mas nakikita sa ating gawa. Isang pananampalatayang nagtitiwala, isang pananampalatayang mabunga
na nagbibigay pakinabang sa lahat at sa ating kapwang nangangailangan. Iyon po sana ang ating dalangin nang tayo'y mapalapit at matulad sa ating minamahal na puon. Mahal na poong Jesus Nazareno, mapalapit nawa kami sa iyo. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso't isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Atin pong bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Iyaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat po ng nagsisilbi sa ating bayan at sa komunidad na sa kanilang katapatan ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya sa paglilingkod. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kalog mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapalat buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Thank you.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay
ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang. Habang buhay, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection mula sa Disasters Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili namang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili namang.
tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating ng June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.